Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumatin at narito na naman tayo sa continuation po no, ng mga sasagutin nating issue, mga comments, yan, mga aral dito sa Doctrinal Talakayan with Kabunok ng Thought Pastors PH. So hindi ko na patatagalin pa, let's all welcome ang aking partner Kabunok. Hello po, magandang araw po. Hello, kapatid na Gabriel. So ngayon Kabunok, ito yung ating ano no, yung comments ulit na ating sasagutin. So sabi dito, hi nako. Wala na nga yung tao, sinisiraan pa ninyo. Wala kayong pag-ibig sa kapwa nyo tao. Tama si Eli, sa demonyo ang aral nyo. Yan, sa demonyo daw yung aral natin, Kabuno. Ang tindi naman ng comment na ito, kapatid na Gabriel, di ba? Oo, tapos sabi niya, sinisiraan pa daw natin yung tao na wala na, di ba? Eh, mali po yan. Mali po yan, kapatid na Gabriel. Yes. Kasi klarong-klaro naman dito, kapatid na Gabriel, na itong reaction na ito, bunga po ng kanyang, yung kasi nasasaktan na siya, kaya ito yung binitawan yung salita, ano, kapatid na Gabriel? Yes po. Oo, yung pagkapanati ko niya, parang nag-i-spark, gano'n, nasasaktan kasi siya. Oo, naku, kawawa naman siya, kapatid na Gabriel. Sige, bago ko muna ipagpatuloy yung sagot ko, reaction mo muna, ikaw muna, brother Gabriel. Ah, eto, sige, tama. Unahin ko lang, Kabunok, yung kasi eto, galing to sa'yo eh, sa video mo to eh. Baka sabihin naman na itong Domingo Kitongan, eh, self-serving ka. Ako po, mga kapatid kong Katoliko, ito tatandaan nyo to ha, hindi pa ako bumabalik sa Iglesia Katolika. Hindi ko pa kaibigan si Kabunok. Ayan ha. Hindi ko pa siya kaibigan, hindi ko pa siya kilala. Ine-expose niya na si Soriano, mga kapatid. Ine-expose niya na. Ayan. Hanggang sa nagpakilala na lang sa akin si Kabunok. Yang itong Domingo Kitongan, kagaya yan ni SLTV, 100% hindi yan nakasubaybay kay Kabunok mula sa kauna-unahang niyang video until sa misiso na ito. Hindi niya yan nasubaybayan. Buhay pa si Soriano, nagbalik loob na ako sa Iglesia Katolika, ini-expose na namin si Soriano. Katunayan, yung first, correct me if I'm wrong, Kabunok, ano? Yung first collaboration namin ni Kabunok is yung ginawa namin ng reaction, yung debate ni Soriano tsaka ni Mr. Froilan Garza na hindi leader ng Iglesia Katolika at member po ng St. Peter's Men Society. Buhay pa po si Soriano noon, mga kapatid. Hindi pa po maunlad din ang ano noon, hindi pa maunlad ang aking ano noon, YouTube channel. Yan yung Karunungang Katoliko. At si Kabunok po noon nakapag-upload na ng maraming regular episode at lalong-lalo na yung mga extreme episode na nakatutok sa dalawang mortal na magkaaway na sektang sulpot, yung MCGI, lalong-lalo na sa INC. Ayan. At hindi po totoo na wala kaming pag-ibig sa kapwa naming tao, no? Etong nagbibintang lang yan si ano si kapatid na Domingo Kitongan. Kasi unang-una sa lahat, ginagawa namin 'to para sa mga kapatid na Katoliko, no? Kasi si Soriano, babalik ko lang din sa kanya eh. Wala na nga siya, patay na siya, nakalibing na siya sa lupa, pero patuloy siyang naninira sa Iglesia Katolika. Patuloy siyang nagpapakalat ng fake news. At 'yon ang tunay na nagpapakita ng kawalan ng pag-ibig sa kapwa-tao. Pang-front lang 'yung kunwari dahil sa pag-ibig, dahil sa ginagawa niya doon ano, pero naninira siya. So, kung merong mang sa demonyo ang aral, alam ko hindi ang Iglesia Katolika. Lalong-lalo na ngayon. Kung ikukumpara 'yung MCGI na sa pumumuno ni Daniel Rason at sa pumumuno ng Iglesia Katolika, lalong-lalo na ngayon na hindi sa demonyo ang aral ng Iglesia Katolika. Lalong-lalo. Ayan, yan ang aking ano reaksyon kagad dyan, Kapurno. Ayan, so ako naman, basahin muna natin, kapatid na Gabriel, ang unang Korinto, kapitulo 13, ang talata muna ay 4. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo. 13 at 4, ganito po ang nakasulat. Ang pag-ibig ay mapaghinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Ayan, mula dito sa ating binasa, dinescribe po kung ano yung pag-ibig. Ngayon, isa sa mga description ng pag-ibig
ay yung nasa versikulo 6. Basahin mo yung nasa versikulo 6, kapatid na Gabriel. Opo, ganito po yung nasa 6 po. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Eh tayo, may pag-ibig tayo sa ating kapwa dahil ibinubulgar natin ang katotohanan. Nagagalak kasi tayo sa katotohanan at hindi tayo kailanman nagagalak sa kalikuan ayon sa Biblia. Ayun. So mali po itong sinasabi niya. Dahil lumalabas, kapatid na Gabriel, eh tayo pala eh ginagawa natin ito para lang sa sarili natin. Yan ba ang gusto niyang ipalitaw? Eh sana hindi na lang tayo collaboration, Brother Gabriel. Wala na lang sana tayong channel kasi sa totoo lang nakakapagod din yan kapatid na Gabriel, di ba? Pero dahil meron tayong mission, obligasyon natin yan sa Iglesia Katolika na ipagtanggol ang ating pananampalataya, kapatid na Gabriel, at sasabihin yung katotohanan, kapatid na Gabriel, at hindi yung kanilang mga chismis, yung kanilang pagiging double standard, yun yung ating ihahayag, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Amen, Kaburno. Kasi kailangan natin pagtanggol mga kapatid natin Katoliko eh. Lalo pa ngayon, meron pa rin mga Katoliko na nasisira yung pamilya, nasisira yung buhay. Kasi umaanim dyan sa MCGI eh. Yan ang masaklap, kapatid na Gabriel. Kaya nga, yan po ang ating pamantayan sa unang Juan 4:1, pakibasa, kapatid na Gabriel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan, yan po yung mandate po na sinabi ni Apostol Juan, dapat nating subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Dahil kung hindi sila sa Diyos, ano bang dapat nating gawin? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Efeso, Kapitulo 5, ang talata ay 11. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ganito naman po ang nakasulat. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Ayan, klarong-klaro, kailangan talagang sawatain yung mga galawan ng kasinungalingan na gawa ng kadiliman ayon sa Biblia. So nasa Biblia talaga, Brother Gabriel. Kung sa English, pakibasa yung sa King James Version. Ano ba ang sabi? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ayun, but rather reprove them. Hindi ka makikisali dun sa gawain ng mga taga-MCGI, naninira naman sa Katoliko, mali-mali naman ang sinasabi. O yun ang mga ine-expose natin, Brother Gabriel. Amen. Isalin mo nga yan sa, ano, yung sa New International Version. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Ayan, klarong-klaro, Brother Gabriel. Kailangan nating isawata, i-expose natin. Ayun, di ba? Yun. O, yun ang sabi ng Biblia. Kaya nating ginagawa yan. Kaya kung nasasaktan ka man, kaibigan, sorry na lang, ano? Dahil di naman natin talaga yung layunin, nasaktan ang damdamin ninyo. Yung ating layunin lamang, ipapahayag ang katotohanan. Ayun, di ba? Yun. Okay, sige. Puntahan na natin ang susunod, Brother Gabriel. Yes po. Ito naman po yung susunod na sasagutin natin, Kabornok, ano? Ayan. Sabi dito, hayaan mo na yung dalawang iyakin, kapatid. Ayan. Uniform lang mga yan sa panahon, mga katibati ni Brother Eli, Katoliko Defender. Haha, iyak na iyak kasi mga yan. At nasasaktan sa mga video ng kapatid na Brother Eli. Masakit kasi ang katotohanan eh, sumusugat hanggang kaluluwa ni, hayaan natin mga yan. Sa huling hukom na lang ng Diyos, malalaman natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Ayan, so ako, itong grabe naman ang tawa ko, no? Brother Gabriel, nung muna ako nakabasa, ayan eh, sabi kasi niya, iyakin daw tayo. Actually, base sa mga nakikita natin sa comment section, eh syempre yung mga iyakin yung hindi naman nagpalabas ng video, Brother Gabriel, sa ating channel, di ba? Ganun lang naman. Yes, Kapurno. Oh, yun ang totoo diyan. Tingnan mo yung ano, ha, yung logic, ha. Yung gumawa ng video tayo. Eh sino ngayon itong grabe inoopos tayo sa comment section?
Sila yung totoong iyakin, Brother Gabriel. Yun ang logic doon. Walang logic itong si Junfer Montejar na ito eh. Brother Gabriel, walang logic talaga yan. At saka Brother Gabriel, ito lang ha, sabi niya, uniform lang mga yan sa panahon. Mga kadibate ni Brother Eli, Katoliko Defender. Ayan, di ko nga naunawaan yan. Pero ito na lang masasabi natin, Brother Gabriel. Di ba naalala mo, meron tayong kilala na merong hamon kay Father Darwin Gitgano. Eh si Father Darwin eh, sinagot niya, okay, sige. Ang ending, sabi nung isa, sige, abangan mo ha, itatopic kita sa sa susunod na Bible study. Oo, Bible study. Ang ending, Brother Gabriel, si Charles Darwin yung tinapik, hindi si Father Darwin Gitgano. Yun, ibang Darwin, kabon. Oo, yun lang. Oo. So, iba. Dyan po makikita, Brother Gabriel, na mali itong comment niya. Nako, mas mahiya naman tayo pag ganun, 'di ba? Yes, Kaburno, 'di ba? Yan ang katotohanan doon. At katunayan, si Suryano yung umiiyak. Bakit? Mantakin mo siya yung nagsabi, pumasok ka sa chat box doon daw mag-usap, Kaburno. Aba, blinak si Father Darwin. Blinak si Father Darwin sa chat box. Tapos biglang sasabi ng MCGI may karapatan daw silang i-block yung gusto dapat nilang i-block. Si Suryano nagsabi, pumasok sa chatbox ngayon naman, pumasok naman ngayon sa Mizoom. Tapos sasabihin ni Suryano, sino ka para i-entertain? Diba? Ganon-ganon. Siya yung hamon. Kaya kung meron mag-iiyak din doon sa panahon na yun, aba siyempre, alam na. Ayan, alam na. At isa pa, Kapurno, unang-una sa lahat, etong Junfer Montejar na yan, hindi lang niya matanggap kasi yung in-expose natin Siya yung totoong umiiyak Dahil tulad niyan, dilabanan niya yung pride, inano niya yung pride niya. Hindi niya mapigilan yung pride niya, Kaburno, kasi sabi na ni Daniel Rason debating walang kibuan at pangangaral na walang kibuan na ngayon. Ngayon kumikibo siya. Hindi lalabas, double standard siya niyan. Diba? Dapat pangangaral na walang kibuan na lang. Yun ang totoo doon. At isa pa, hindi nila pwedeng i-apply sa atin yung hayaan daw. Kasi unang-una, tayo nga hindi niya tayo hinayaan Diba? Nag-comment siya dyan Nagkaroon siya ng lakas ng loob na labagin yung aral ni Daniel Rason. At hindi natin kailangan humantong pa sa sinasabi niya na to na paghuhukom daw ng Diyos para malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi mo kailangan humantong sa may paghuhukom ni Kristo o sa katapusan para malaman mo kung sino ang nagsasabi ng totoo. The mere fact na si Soriano nagkaroon ng inconsistency sa aral ng bibintang ng ibang tao, hindi naninindigan sa tama at patunay na hindi sinasamahan ng Espiritu Santo. Hanggang ngayon, sa panahon ni Daniel Rason, na binabago yung karamihang aral ni Soriano. O tulad ngayon, sa simpleng debate lang. Ang debate sa kanila ngayon, debating walang kibuan, ayunong may kainan. Yung debate, taltalan lang daw yan. O di nagkaroon ng pagbabago, walang consistency. Kailangan pa ba nating humantong sa paghuhukom? The mere fact na wala silang consistency at pabago-bago ang aral, kontrahan, paninira pa si Iglesia Katolika, alam na natin na hindi sila nagsasabi ng totoo. Ayan, so ganyan po kawawa. Alam mo naman kasi, masakit naman talaga yung katotohanan. Siya naman nagsabi, masakit kasi ang katotohanan Sumusugat hanggang sa kaluluwa. Ayan. Pero kaninong kaluluwa sa inyo, na nasasakit sa comment section. Masakit kasi yung katotohanan, kaya nagko-comment kayo dyan na parang pinapalabas nyo pa na mali yung aming ginagawa. Mali naman kayo Kayo naman yung mali dyan Junfer Montejar. Meron pa ngang nag-comment, Brother Gabriel, naalala ko pala. Sabi niya, sabi niya, Brother Gabriel, si Eli Soriano daw, nasa langit. O merong nagsabing ganon. Hindi naman MCGI siguro yon. Kasi sa MCGI, yung suspecha ko lang, Brother Gabriel, ha? Sa MCGI, di ba, hindi naman nila sinasabi na nasa langit. Yes, wala pang tao sa langit. Oo. So, ibig sabihin, panatiko lang na hindi naman MCGI. Parang SLTV style, Brother Gabriel. So, may mga ganyan, Brother Gabriel. So, yung ginawa nga namin, dinilit na lang dahil wala namang kwenta yung comment. So, mga ganyan, Brother Gabriel. No? Marami talagang panatiko, umiiyak. Imbes na si Kristo, yung niloluwalhati nila,
Eh, si Soriano at si kasi Daniel Razon. Daniel Razon, Fanatisismong tawag dyan, Brother Gabriel, di ba? Yes, I agree with you, Kapurnok, di ba? Eh, kunwari, kinakanta-kanta sa Diyos, di ba? Parang sa EVP nila sa pasalamat, eh, okay lang, kahit kasuhan nila ako, wala ko pakialam. O, eh, sa EVP ng pasalamat nila, ibig sabihin ng EVP, mga kapatid, audio-visual presentation. May kantahan dyan, merong maawit-awit, mga tanging awit siguro, probably. Pero, kunwari sa Diyos, kunwari, para kay Kristo yung kanta, pero yung nakikita sa screen, puro mukha ni Daniel Razon. O, di ba? MCG ay scarce, namibigay ng kung ano-ano, pero may nakasulat, MCG, parang politiko. Yan, ganyan ang gawa nila. O, de, umiyak kayong ngayon dyan, mga MCG, ay bala kayo sa buhay. Yan. So, thank you so much po, mga kapatid, sa panonood dito sa ating maikling video namin, sa pag-react sa dalawang comment na ito ng probably panatiko ng MCGI. Hanggang sa susunod bumili na episode ng Doctrinal Talakayan with Kapurnok. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman. Kasama po ang aking partner na si Kapurnok ng Factbusters PH. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.